Good morning, class. Welcome to our, what's the day today? Wednesday class, Ed 07A, Assessment and Learning, with focus on PM1 and PM2. We are on chapter 5, and we are 6 chapters away in finishing the module for assessment before we jump into the trainer's methodology 1 and 2 for the final. So, dapat ngayon ang examination, but because you have agreed to pursue it on November 3 or any other day scheduled in November, edi we will be pursuing it next time. So there will be no more prelim, midterm, and finals. It will be just divided into two terms. We have term 1 and term 2. So this time, let's proceed with our agenda for today. Welcome to Chapter 5, Effective Learning Competencies. Thank you to Dr. Emerita Reyes, Dr. Erlinda Dizon, and Dr. Danilo K. Villena. My first question goes like this. What is effective? Ilagan? What's effective, Ilagan? Wala siya. Absent yata. Okay, Ibarra. What's effective? Sir, good morning po. Good morning. Pag affected po, ito po yung feelings or emotion na nararamdaman po ng isang tao. Or sa, or kung po, kumbaga po ay sa students, yung ano po yung, affected. Yung, sa ano po, sa parang... Sige, diretso lang. Kung ano lang yung naiisip mo. Yun nga po, sa affective po, yung feelings and emotion ng student sa kanyang learning process. Parang, okay. Parang ganun po. It's the, yung feelings and emotions sa kanyang learning process. Apo. Okay, thank you. De Los Santos, do you think affective domain of learning is important? Yes, good morning po, sir. Good morning. Sa palagay mo, mahalaga ang affective learning competencies? Yes po, sir. Kasi ano po? Kasi... Yes po sir, kasi po nagko-consider po rin siya dun sa ibang kino-consider din po ng ibang learning po ng bata. Halimbawa po is yung sa domain niya po yung kay ano yung kay A. William ay kay ano po kay Abraham. Ay ulit po sir, ulit po. Sige, ulit din. Yung apat na domain po, mahalaga po siya kasi po, kinukonsider din po niya yung learning galing po sa emotion or sa feelings ng bawat estudyante. Kung baga po, hindi lang po nagpo-focus minsan ang education sa psychomotor or sa cognitive po. Kailangan po nakukonsider din po yung emotion. Okay, thank you so much. Why do you think feelings and emotion are important in learning? Eskulan. Why do you think feelings and emotion are important in learning, in the teaching learning process? Sir, bakit siya mahalaga? Oo. Sa teaching and learning kasi dito din ay pardon. Kasi po dito din po magbe-base yung performance ng students, hindi lang po kasi halimbawa hindi lang po sa psychomotor, tulad nga po yung sinabi ni Madre, hindi lang po sa performance na halimbawa yung sa in physical or in yung halimbawa yung mga examination. So ang values, mapapasok din po dito yung values at attitude ng students. Okay. Salamat. Maralit, sa palagay mo, pag inalis natin ang affective domain sa teaching and learning process, what will happen? Sir,
Maralit, you're absent. Kalusin. Sir, wait. Oh, Maralit, sige. Maralit ko ng tanong. Oh, Maralit. Sa palagay mo, if we take out effective learning competencies in the teaching learning process, what will happen? Alusin? Yes po, sir. Oh, sa palagay mo? Sa tingin ko po, pag tinanggal po yung affective domain sa learning po, sa tingin ko po yung mga bata is parang ano po, ay mawawalan po ng attitude. Di po magagabayan yung, di po mabibigay yung values. Kasi pag puro na knowledge po, tapos yung ugali naman po ng bata ay masama, eh di parang di rin po effective yung pagtuturo ng teacher po. Okay, salamat. Ibig sabihin ba, pag sinabing effective, nakakulong lang siya sa good attitude ng estudyante? Babasa. Nope po. Yes, Sir Halesa. Ibig sabihin ba, kapag sinabi nating effective learning domain, itinuturo sa assessment na subject, ay eh, nagbibigay ka ng values education sa estudyante? For me, no po. Pagdating po sa effective domain, hindi lang po siya nakapokus sa attitude, kundi nakapokus din po siya sa morality at other communication skills na para ma-appreciate ng bata kung ano meron sa my learning ngayon para mabuo yung holistically develop yung bata sa kanyang pagkatuto sa kanyang learning process. Okay, maraming salamat. Sa palagay ninyo, gaano ka-importante ang effective learning competency sa pag-develop ng 21st century skills? Valentinos. Sobra po. Valentinos. Sir, pwede pong ilagan? Ilagan. Sige, ilagan. Ang tanong sa Ray kung gaano ito naka-apekto sa 21st century yung affected domain. Ano po, sir? Yes. Nakaka-affect po itong affected domain sa 21st century sapagkat yung mga estudyante ay yung mga estudyante na sa 21st century mas pinapahalagaan po nila yung mga nagiging feelings or ano yung mga nararamdaman ng mga estudyante. Kumbaga po, halimbawa, pag may isang klase na more on may konting patungkol sa life, mas kumbaga po, karamihan po sa mga estudyante ay mas ginagana makinig sa klase. So, may mga ganong cases. Tapos po, pagdating naman po sa halimbawa, emotional na story, mga ano na pag-aaral, masakikinig din po yung mga estudyante pag patungkol po sa mga ganong cases, sir. Okay, thank you so much. Okay, I want you to gauge. Ibig sabihin, gusto kong sukatin ninyo kung sa palagay ninyo, gaano kataas ang level of affective competencies na dinadala ng ating mga teachers sa loob ng classroom. Fulgerinas. Sir, ano po ulit yung tanong? Kung susukatin mo, do you think yung level ng affective domain na naranasan mo during your high school days, senior high school days, would be enough for you to develop the 21st century skills na meron ka sa kasalukuyan? Sir, siguro po ay nakatulong, pero hindi po siya totally. Pag sa school, sa classroom po bang tinutukoy? Oo, sa loob ng classroom. Opo, kasi based po sa experiences, pag sa effective domain po, kasi pag galing kang private school, masyado silang maingat. Parang ganoon po. Nakatulong siya, somehow ay hindi po lahat. Kaya sa ngayon, parang
andito pa rin na sa process ng pagpapatibay ng pagdating sa affective learning. Okay, thank you so much. My next question is, nakalimutan ko tuloy. Yun, paglinawan. Give me an example ng isang sitwasyon na natatandaan mo sa dati mong guro na alam mong affective domain ang tina-target na competency. Ay, ano po, sir? Yung nung senior high school po, yung affective domain, di ba po ang affective domain is tumutukoy po siya sa ano, sa behavior, attitude, and mood ng isang estudyante. So, palagay ko po yung ano po, yung sa reflection po, sir, kapag nagpapagawa ng mga reflection or yung pag mag-share po ng mga ng mga experiences sa harap ng klase, yung parang mag-share ka ng experiences, katulad po nito, parang yung kagaya po ng tanong niyo po na ano, parang mag-share din po ng sa loobin, kumbaga sa affective domain po. Yun po. Okay, thank you so much. So, if you are going to be asked, sa palagay nyo, alin dapat ang pinofocusan ng teacher sa loob ng classroom? Cognitive, psychomotor, or affective? Padilio. Sir, again po. Sa palagay mo, alin ang mas higit na dapat pinagtutuunan ng pansin ng teacher? It's the cognitive, the psychomotor, or the affective? For me, sir, it should be balance po. Sa affective po, it is number one to support po. Kasi po, yung po yung connection na mararamdaman nyo in one way po sa teachers po at sa student. And sa psychomotor po, it need to be enhanced. Kasi po, kailangan po yun or required po yun para po maging competitive po kayo outside the society. And then, sa mental naman po or ano po, cognitive po is you need to enhance talaga po yun. Kasi yun na nga po yung way of learning nyo at saka po critical thinking. Okay, thank you. So you are saying that it should be balanced. Magandang punto na balance siya, pero as far as we are concerned during the old times that we are discussing these three learning domains, it should vary from level to level. So ibig sabihin, iba ang level of percentage na ginagamit natin sa cognition when it comes to kindergarten. More on psychomotor tayo. Pag tumataas ang level natin, nag-i-increase tayo ng cognition. But the affective domain should never be taken out of the scene. Delgado? Yes, Delgado. Sa palagay mo, ano ang connection ni hidden curriculum sa affective domain? What's the connection? Hidden curriculum and affective domain. What's the connection between the two? Pag po kasi sinabing hidden, sir, ay para po siyang hindi po siya intended na curriculum. So, siguro po ang connection niya ay meron pong mga tawag dito. Sir, wala po nalabas. Walang nalabas? Walang okay. Natiga. You do not sorry, have sir. Idea. Oh, it's okay. Alabano? Yes po, sir. The same answer, same question po ba? Yes, the same question. Tingin, di ba po ang tanong ay kung ano po yung relation ng hidden, ano, hidden sa affective domain? Hidden curriculum to affective domain, yes. Ayan. Ang ano po nila is yung sa hidden po kasi, dun po yung mga natututunan natin na hindi po kasama sa outcome. Kumbaga po ay kusa na lang namin at natin natututunan. Ito po yung mga bagay na madalas po ay values yung mga ano yung mga tawag dito. Yung mga kaugalian na hindi naman naituro pero
na-attain natin, kumbaga nakukuha natin. Yung po sa affective na may natututunan tayo na values, pero hindi naman po nakakasama sa outcome. Okay, thank you so much. So hidden curriculum is something that we acquire from the teacher or from the system na hindi naman stipulated sa written curriculum, pero siya yung nakukuha, siya yung value, siya yung importance na nadadala ng estudyante paglabas siya ng school. Pag gumagamit tayo ng effective learning competencies, it is a way or an avenue o pamamaraan para yung hidden curriculum ay maisama natin sa written curriculum. Kanlas. Yes, sir. Napanood mo ba yung video? Opo. Okay. What can you say about the video? Sir, dun po sa video na yon is, kumbaga po, is yung teacher po ang natuto dun sa bata. Mm-hmm. Kasi po, yung pong bata ay may pinagdaanan po, tapos po, hindi niya po alam na ganun po pala. Kaya, nagbago po siya. In this night, reading, writing, and arithmetic ang ituro niya, mas nag-focus po siya sa bata na pagtuturo. Okay, thank you. Delgado? Po, sir. Anong pangalan ng bata? Anong bata? Ha? Anong pangalan ng bata? Hindi anak mo, ha? Anong pangalan ng bata sa video? Sir, kapanood mo? Hindi po, sir. Hindi mo pinapanood. Sige. Amores. Yes po, sir. Oh, ano pangalan ng bata sa video? Sir, hindi ko rin po napanood. Hindi nyo rin pinapanood? Paano ko na nagkukunin ang inyong term 1 exam? Sir, Elia. Ed. Who's speaking? Sir, Elia, sir. Elia. Oh, Elia. Apa. Napanood ko po yung video, sir. Yung pangalan po ng bata ay si Teddy Stallard po ba yun? Stallard. Okay. Yung teacher, anong pangalan? Mrs. Thompson po. Thompson. Okay, good. Magaling yun. You're speaking. Ay, sir, yun din po si Teddy Stallard, saka po si Mrs. Thompson po. Gusto kong ikwento mo sa akin yung first part ng video. Sige po. Sir, yung pong first part po, si Teddy po, grade 5 na po siya, then ano po siya, parang hindi po siya nakikiparticipate po sa class discussion. Then nung nalaman po ng teacher na, hey, ano nga yun? Inano po ng teacher, tinignan po yung dating record. Then nung grade 1 po siya, active po siya. Then grade 2, ganun din po. Then nung grade 2 po siya, nagkasakit po yung magulang, yung mother niya. Then nung grade 3 po, namatay. Tapos po, nung grade 4 po, ano po siya, nagbago na po yung, kaya, nakakayak sir yun ay, parang naapekto po yung pag-aaral niya. Yeah, okay na, yeah. Okay, thank you. Sige, salamat. Hanggang doon na lang muna. Nakakaapekto ang mga pangyayari at sitwasyon sa paligid ng ating mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ano? Siyempre, hindi naman natin masasabi kung talagang binavalue ng estudyante ang ating mga itinuturo kasi kung mas mahalaga sa kanya, kung anong sitwasyon meron siya sa kanyang pamilya, it affects the performance of the student inside the classroom. Siyempre, pag tao ka, hindi ka naman pwedeng. Yung tip, alam mo yung pag-teacher ka, pag-class mo ng classroom, ay dapat kinakalimutan mo ang lahat. Lahat ng daladalang problema, lahat ng mga sentimento sa buhay, dapat iniiwan mo sa labas at papasok mo muna ng room, you should be a different person. But actually, since we are human being, as a human person, we have been affected by the things that are happening around us. So it's the same with our student. Walang exemption. Ano? Yung next part ng kwento, Kabanggon. Yes, sir. Next part po nun, yung nabasa na po niya yung mga, yung record po base din sa previous, mga ano po sa kanya nung previous teacher niya. Ang naging ano po niya, parang naging emotional po siya tapos nagbago na po siya kasi po yung teaching process po niya ay more on reading lang. Tapos nag-ano na po siya ng, yung parang more on focus na po siya din sa mga student, lalo na po din sa, nag-ano na po siya ng attention kay Teddy po. Tapos hanggang siya nag-ano na po yung... Ah, ang ganda na po. Baka gumraduate na.
Okay. Thank you, Kabaka. Okay. So, nagbago ng perspective si teacher. No. Makikita niyo kung gaano kahalaga na bago pumasok ang cognition at bago pumasok ang psychomotor, affective domain is very, very important. No. We need to enrich ourselves as teachers to look into those things. Kasi most of the time, we neglect to see things na nandoon sa bahaging iyon ng aspeto ng pagkatuto ng ating estudyante. When we purely focus on, let's do it, cognition, dapat maraming alam, dapat natutunan ito. But if the students are not motivated, if the students are not encouraged, kung sa bahay hindi nila nararamdaman na minamahal sila, at pagdating nila ng classroom, hindi rin nila nararamdaman na accepted sila or na-appreciate at na-encourage sila ng teacher, there is no difference. So you will never give enough reason for the students to go to school. No, if affective domain is as important as that. Sluder? Sir? Diretso nga yung kwento. After nung ano po, after na-realize nung ano, nung teacher yung story no or background ng student, nagbago siya ng perspective. And then yung student nagbago din ng ano po nung na naamoy po yung ano yung perfume ng teacher ata po yun. Then after that na inspire po yata yung student to do better or to develop himself better rather than just being the, rather than his emotions to be rather than his emotions to take over. He strived in his future into becoming better. Okay, thank you. Adinig. Rogelio. Junior. Nandyan ka ba? Naglalag. Huwag ka naglalag. Hindi mo kanya sasalita. Romelia. Romela. Pa. Okay. Ay, nagsagot ka na kanina, no? Okay. Pa. Huwag na ikaw. Sigla ba hindi pa? Maralit. Dani Canavera, Maralit. Ulotti. Okay. Valentinos. Nawawala itong mga teacher na ito. Alberto. Hello, hello po, sir. Okay, Alberto. Ano yung regalo ni Teddy dun sa teacher? Ano po, bracelet po and perfume. Oh, ano meron sa bracelet at perfume? Dun po sa perfume, bale, ang naano ko po ay parang sinabi po niya na dahil po din sa perfume, magiging parang ka-smell na siya nung mother niya. Okay. Yung bracelet, anong itsura? Doon po sa bracelet ay hindi ko po masyadong maano yung itsura niya. Pero kulang-kulang, di ba? Opo, kulang-kulang po. Kasi yung bote half-filled yata. Opo. Parang yung po yung mismong ano galing sa mother niya. Mm-mm. Yun, parang dahil po doon, naaalala po niya or nararamdaman pa rin niya yung presence ng mom niya sa picture niya. Okay, thank you. So what do you think is the, it's addressed to all, ha? What do you think is the lesson of the story as future teachers? Sir, ako po. Okay. Ulit. Ikaw bahala. Ay, ayun po. Yung lesson po doon sa story, so yun po, parang, kapag po yung student natin, as ako po as future teacher, kapag po yung student natin, eh, alam po natin na may problem, bale, huwag po natin agad idaan sa i-pressure siya na, oh, bakit hindi mo ginawa to, bakit hindi mo ginawa yan. Dapat alam natin yung background, yung behind ng problem, kung bakit may ganun. Kasi hindi naman dapat agad na yung bata, eh, magiging, magkakaroon agad siya ng ganong attitude. Kasi dapat, alam natin na kung ano yung mismong pinagdaanan niya. Dahil dun nga po, sa background ng bata,
mas malalaman natin ano yung solusyon na gagawin or action na gagawin natin para mas maging ano motivated yung bata na gawin yung ganong task nang maayos at walang gumugulo sa isip niya, na may isip niya na hindi lang tayo basta teacher, hindi lang na tayo basta teacher or ano, pwede nila tayong maging sandalan upang o maging guide para mas maging maayos yung pag-aaral nila para ma-reach yung success na gusto ng teacher at mismong dream ng bata. Maraming salamat. Mendoza. Sir. Lesson. Hindi ko po pinanood yung video. At hindi nyo pinapanood. Hindi ko po nakita, sorry po. Parang gusto kong magpagawa ng ganung video. Okay, anyway, let's proceed with our lesson. And it's good na meron tayong natututunan sa mga bagay-bagay. Ano? So, pag may sinabing ipapanood na video, ay pakipanoorin po ng video. Kapag naman po sinabing aralin ng PowerPoint, ay aralin ng PowerPoint. Para minsan, baka hindi na natin kailangan isa-isahin ang laman ng PowerPoint so that we could just go on with talking kung ano yung mga implication ng laman PowerPoint sa ating mga buhay-buhay bilang mga guro. Okay, so welcome to the new section. At the outset of this section, you're expected to be able to develop instruments for assessing effective learning. And for the chapter intended learning outcome, at the end of this chapter, you should be able to craft effective learning outcome for the different levels in the effective learning. Okay, lesson content. We have first, we'll be discussing the importance of effective targets, then the effective traits and learning targets. Ano ba yung attitude targets? Ano yung value targets? What are the motivation targets? The academic self-concept targets, social relationship targets, the classroom environment targets, and the affective domain of the taxonomy of educational objectives, the Bloom. It will be divided into two sessions. The first session will be today. Aabot tayo hanggang parang value targets or motivation targets. And the rest will be discussed next meeting. So let's talk about the overview. Affect. Yes, may magtatanong. Okay. Affect describes, magkaiba si affect sa effect ha. Affect is a noun that describes a number of non-cognitive variables such as the attitude of the person, the interest of the person, and the values of the person. When we put affect as an adjective saying affective learning competencies, we are then putting those attitude, interest, and values inside the premises of our classroom or of our schools. Sa pamamagitan ng affect, nagkakaroon ng buhay ang cognition, ang psychomotor na naintindihan ng bata sa loob ng klase, at paglabas niya ng school, nagkakaroon siya ng application. So it's more of the way the student accept the lessons that we are teaching them. Because of the word affect and because of attaining effective learning competencies, paglabas ng bata, hindi niya nakalimutan kung anong lesson na natutunan niya sa loob ng klase. Hindi natatapos sa quizzes or sa PPT ang kanilang mga natutunan, pero ito ay nag-emanate, ito ay umaabot at naya-apply sa buhay-buhay. So according to William James Popham in 2013, the reasons why it is important to assess affect are, first, we educators should be interested in assessing affective variables because these variables are excellent predictors of the student's future behavior. Kapag kilala mo ang estudyante mo affectively, it could be a good prediction or predictor na, okay, kaya siya hindi pumapasok, kaya wala siyang interes, kaya ayaw niya nito. It is also part of our responsibility, especially when you are a classroom advisor, to know kung ayaw ng estudyante sa math, ayaw ng estudyante sa English, ang gusto niya ay sport, so it's part of our responsibility as teacher. May nakakapinaririnig ko. Number two, teachers should assess affect to remind ourselves that there's more to being a successful teacher than helping students obtain high scores on achievement tests. That's very true.
we are after the high scores of our students. Totoo naman yun. Gusto natin mataas ang score sa exam, mataas ang score sa quiz, mataas ang score sa achievement test, nagtatop one sa LET. But make sure that we are also looking to our students and putting emphasis on them that there are more to the numbers, to the scores. May mas higit na mas importante kaysa sa uno, sa dos, at hindi naman ikakamatay ang 5 at ang paggagawa ng module. No, there's more to being successful, and it is covered in the affective domain of learning. The third part is information regarding students' affect can help teachers to teach more effectively on a day-to-day basis. Pansin nyo, kapag nakuha ng teacher ang sentimiento, kapag nakuha ng teacher at naligaw ng teacher ang approval ng kanyang mga estudyante, kahit hindi mo na siya teacher, sa kanya ka nagsasabi, sa kanya ka nagkikwento, sa kanya ka nag-confide kapag meron kang problema. So those were the three reasons na sinabi ni William James Pofa. Okay, in this chapter, the importance of the affective targets, the affective traits, and the learning targets, as well as affective domain ng taxonomy ng educational objectives will be discussed. I hope you are all familiar with the taxonomy of educational objectives with the different personalities, especially Bloom. We have cognitive, yung mga ginagamit natin na verb, kapag naggagawa tayo ng objective, yung ating psychomotor objectives, as well as the affective domain. So besides students' academic performance, there are other dimensions of learners that need to be assessed also. Kaya nga lang, minsan, hindi natin ito ma-translate into something na pwede mong mailagay sa card. Kaya minsan, mapansin nyo sa card ng senior high school, may nakalagay ng mga, yung mga A, B, C, D, o kaya yung mabuti. Hindi ko natanda kung anong nakalagay. Yung... Tapos may makikita kayo din sa card na maka-Diyos, makakaligasan. O kaya yung may mga comments ng teacher na first grading, ganito ang kanyang ugali, ganito ang kanyang performance. Those were effective reflections of measurements. So these are aptitudes and attitudes that are related to the academic achievement of learners. Papapansin mo naman sa estudyante kapag inspired, kapag encouraged, kapag gusto ang tinaturo, mas mataas ang chance o mas mapipredict mo na mas maganda ang performance niya sa ganung subject kaysa sa pagawin mo siya ng subject na hindi niya gusto, hindi niya hilig, wala siyang alam, and so on and so forth. So the learner's attitudes toward academic tasks influence their achievement. Attitude. What do you think is the meaning of attitude? Ibarra. Ibarra. Attitude. What's attitude inside the classroom? Sir, yung ano po, yung ugali po nung students sa loob ng room. Yung kung ano po yung pinapakita niyang ugali. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Sa palagay ninyo, saan nang gagaling ang attitude na yan? Maralit. Saan nang gagaling ang attitude? Halusin. Saan nang gagaling ang attitude? Sa experience po tayo, sa personal, sa mga natututunan po. Okay. Sa palagay nyo, may connection ang family sa attitude? Opo, meron po. Yes. Oh, sir. Malaki ba o maliit? Malaki po. Okay, malaki. So, pag ang bata pumasok sa classroom mo at yan ay college na, let's say third year college na katulad ninyo, ang attitude niyan ay formado na. Alam nyo yung buo na yung pundasyon, masyado nang mahirap tigkalin, kumbaga sa bato ay masyado nang matigas, hindi mo mabilis masway since ang attitude niya kasama ang lahat ng experience niya sa kanyang mga past teachers, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga barkada, eh sobrang solido na, na pagdating niya sa classroom, medyo mas mahirap ang tawag dito, maapektuhan o
Masweni effect. But still, it is the skill of the teacher na dapat na di-develop. So kayo bilang mga teachers, do not look always na kayo bilang mga estudyante kasi you will be future teachers. You always look into that part na, oo nga, no, paano pag ako na yung teacher, paano ko makikilala ang 40 kong estudyante individually, paano ko maipaparamdam sa kanila effectively na, di ba, may nabasa nga akong meme, the first duty or responsibility of the teacher is to make the student fall in love with the subject or with the subject matter. It is actually in the affective domain of learning. It is our responsibility. At hindi natin yan ma-attain fully 100%. Wala naman kasing perfectong teacher. Ano? So attitude towards subject, towards the teacher is very important. Pansin nyo, meron kayong teacher na ayaw nyong pasukan, may teacher na gusto nyong pasukan, may teacher na parang gusto mo nalang tulugan. It's because our attitude is somehow a reflection as well of how the teachers are teaching us. So attitude is associated with what is called the individual's affective domain, and affect adds a significant dimension to assessment. Mm. Pag ikaw ay in love, sino bang in love dito? Kala ba, no? Yes po, sir. In love ka ba? Yes po. Okay. In love ka. So ngayon, kung in love ka, paano nakaka-apekto ang level or state of pagiging in love mo into your attitude? Malaki po kasi ano, yung kumbaga po sa school, yung sige. Piliin mo yung sasabihin mo kasi baka nakikinig yung kinailaban mo. Ano kasi po, yung attitude ko po noon ay medyo, ano po, yung medyo sablay. Unlike po ngayon, kumbaga po ay naging motivation, inspiration na po yun sa akin. Kumbaga po ay medyo nabago-bago naman po yung attitude ko. Medyo lang. Baka po na-improve na rin. Hindi ko po kasi masabi. Okay, thank you so much. And last. Sir. Ikaw ba in love sa course mo? Ano po sir, parang 50-50. 50-50. Okay. Huwag tayong mag 50-50, huwag tayong ang tawag dito. Yung sala sa init, sala sa lamig. You decide, sa palagay mo, are you in love with your course? Yes, sir. Oh yes, that's good. How does it affect your performances, your attitude towards your subjects? Sir, sige, base po sa mga subjects, sir, para po dun po sa mga discussions po. Mm. Yung po mga salita sa teacher, kailangan po, yun po yung ma-affect sa akin, tapos minsan po nababago po nun yung mga subjects na yun. Then, na-apply ko naman po yung, hindi ko po masabi kung na-apply ko po ba or ano, pero na-absorb ko po yung mga lessons po ng mga subjects bawat ano po. Okay, thank you. Can somebody speak yung hindi gusto ang course? Sino yun? Yung hindi gusto ang course, who among you? Na nagsasalita, wala namang problema kung hindi gusto ang course. Ah. Sir, ako po. Sino ka? Amores po. Amores, do you love your course? I'm learning to love, sir. You're learning to love. Pero, you're in the process of learning to love, but you are not in love at the moment. Yes po. So how does it affects your attitude towards your major subjects? So, sir, I really don't want po talaga ng education. Okay. Wait, clarify natin. Anong ayaw mo? Comprog or EDUC? EDUC po, sir. You love Comprog, ayaw mo ng EDUC? Yes, I can take any computer, ano, pero hindi po ang EDUC. So, sir, okay. Sige. Never ko po talagang naisip na mag-EDUC kasi po, alam ko po naman po sa sarili ko yung skills ko na hindi po ako marunong makipag-usap, something like that. Parang sobrang, pag naisip ko na magtuturo ako, parang hindi ko kaya na
sobrang kanakabahan agad. Tapos, yun po sir, ang aking attitude ko naman dun sir, ay iniisip ko na lang po yung parang ano ba yung may tutulong ko if ever nga na pinurso ko to. Tapos, tinatry ko rin na, sinusubukan ko rin na gawin ko yung makakaya ko para naman at least kahit ano ang mangyari, matapos ko rin po itong course na ito ng maayos naman po. Matapos lang ganun. Opo. Okay. At the end of the process, halimbawa, you're learning to love the field that you are into right now, and you are trying to excel on that particular field, but when you graduate, you will still go to a place or to a field that you love most. Hindi mo siya mapipigilan. Kaya nagkakaroon tayo minsan ng mismatch kasi yung tipong ito yung tinapos mo pero hindi mo naman siya gusto. No. Ngayon, if you undergo the process, 4 years kang nasa loob ng kurso, hindi mo siya gusto nung umpisa. At lumipas ang 4 taon at hindi mo pa rin siya gusto sa dulo. Somehow, there is some responsibility na nakaatang sa balikat ng teachers. Bakit sa loob ng 4 taon, hindi naluto, hindi nahimok, hindi naikayat, hindi na-encourage ang ating estudyante na ma-in-love sa kurso. It is somehow affected by the way how we put importance into the affective domain inside our classrooms. And it is also a reflection of the institution that you are into. Ngayon, halimbawa, Castillo, are you there? Castillo? May tao ba dyan? Mera Flores? Yes, sir. Mera Flores, naka-encounter ka na ng taong ma-attitude? Yes, po. Ano po? Teacher po ba, sir, or student? Sabi ka naman, tao lang, tao. Ay, sige po. Opo, sir. Oh. Naka-encounter na po. Paano nakaka-apekto ang pagtingin mo sa kanya depende dun sa attitude na meron siya? Siguro, sir, nakaka-apekto po. For example po is, matalino siya, pero may attitude naman po. Parang bumababa po yung tingin ko sa kanya. Hindi naman po yung kumbaga, yung personality, sa personality lang po niya, parang bumababa po yung tingin ko kasi mas lumalamang po sa kanya yung bad side ng attitude kesa po dun sa mga natututunan niya. For example, sa experience niya kung paano po siya makisalamuha, bumababa po yung tingin ko dun sa isang tao kapag ganun po. Okay. So, ibig sabihin, sa palagay mo, can you predict kung paano mag-behave o kung paano mag-react ang isang tao depende sa kanyang attitude? Ako po, mas hindi, kung sino masasagot. Pero pwede rin ikaw. Ano po, sir, yung tanong? Yeah, nakakalimutan ko. Okay. Sa palagay mo, pwede mong gamiting predictor ang attitude para makita mo na, alam ko na pagdating ng panahon, ganito ang gagawin niyan. Because of the attitude na pinakita niya sa kasalukuyan. Opo, sir. Sa akin po, opo. Oo, totoo. Ano, totoo. Okay. Kasi, opo, kasi for example, yung attitude po natin ay, kung ano po yung attitude natin, madadala po kayo, halimbawa ay, mapabago man po yung attitude niya dun sa bad side, pero lalamang pa din po siya in the future na ganun po talaga yung ugali niya. Okay, in my own so opinion much lang po. Salamat. Sa palagay nyo? Parang ano po, sige, sir? Sige, sino yun? Alberto? Ay, Alberto po. Parang siguro po, opo, mape-predict po, pero pwede pong mabago kapag yung isang tao napansin po yung ugali, tapos sinabi po na, in a good way naman po, na ay, yung attitude mo kasi ganito, na pag dinala mo yan, parang mahihirapan ka din yung ano, environment or yung mga nakakasilamuha mo. Parang pag po nasabihan siya, tapos yun, nabago po. Parang pag naisip niya na, oo nga, parang dapat hindi ganun. Parang yun po, tsaka lang po siya mababago in the future yung kanyang attitude. Okay, thank you so much. It is part of our duty as a teacher, ha? Di ba, halimbawa, may attitude ng estudyante natin.
Alam natin na ayaw niya sa subject. Alam natin na mahirap siya kausap. Alam natin na mayamang siya. But we never, bagaman magagamit natin yung attitude na yan as predictor kung ano magiging performance niya in the future or in the midterm or in the finals, alam natin sa umpisa pa lang nababagsak o papasa ang bata. Pero bahagi ng trabaho natin that to look into the other side of the coin. Hindi natin pwedeng tuldukan, hindi natin pwedeng tawaran ang estudyante because trabaho nga natin na balik na rin kung ano meron sila, di ba? When it's on the positive side, on the negative side of attitude. Paano kung si teacher ang attitude? Pas ikaw, estudyante. Balik na lang po. Ha, Amores? Maging ano na lang po, ipakita na lang po yung good side mo po. Tapos siguro siya na lang rin po yung bahalang mag-isip na ay, ganito pala ugali ko. So, dapat, parang siya na lang po yung makaka-realize. Kasi as a student naman po, hindi naman po makakapagsabi ng ganun sa teacher. So, ang akin lang po is, going, ipakita ko na lang po sa kanya yung, yung mabuting attitude po na, hindi na magre-rebel or something. Basta po ay, yung good side po, ipapakita ko sa kanya na, kahit sa kabila ng attitude na gano'n yung attitude niya, maganda pa rin yung ipapakitungo ko sa kanya. Okay, thank you so much. In the case of Teddy, Teddy pangalan niya, no? Stellar. Sa case niya, pansin niyo ha, ang may problema ay parehong side, pero natulungan ni student si teacher at natulungan ni teacher si student. So, it's a two-way communication process. It's a two-way relationship. Nakakatulong kung ma-attitude si teacher. The students who do have enough academic maturity can help with the teacher and the teacher as well can help the students. Pero kaya nga tayo nag-aaral ng education so that alam natin ang mga prinsipyong ito and we bear those kind of principles so that when we face our students inside our classroom, bit-bit natin at hindi tayo pa yung problema, hindi pa yung tayo pa yung pinoproblema ng ating mga estudyante. Ano? Going back to the presentation, attitude measures are part of the broader category of personality measures. Napakarami ng makikita natin when we know the attitude of our students. Alam natin kung sinong klase ang reklamador, kung sinong klase ang maraming sinasabi, kung sinong klase ang pwede mong mautusan. So this area of assessment is significant since information about personality characteristics gives more information that will help in predicting how a particular set of learners will likely respond to certain learning situation. Kaya parang isang kasalanan at makasalanan ang teacher na pag tinanong after a certain year, isang taon mong hawak ang bata and yet hindi mo alam kung anong attitude meron ng bata, kung anong subject ang gusto niya, kung ano ang attitude and values niya towards your subject, paano ka ba nagtuturo? Paano ka ba nagme-measure ng effective learning competencies? No, hindi pwedeng walking book lang ang ating mga estudyante paglabas ng classroom. Kailangan may puso, kailangan may kaluluwa, kailangan may hininga, may spirit yung mga yan. Kompleto dapat. Okay. So, moving forward. Naiintindihan niyo ba yung importansya ng ating pinag-uusapan? Yes po. Yes, sir. Hello po, sir. So, with the importance of effective targets. So, there is a clear link between effect and cognition or cognitive learning. Students are more proficient in problem solving if they enjoy what they do. Pansin niyo, sa klase ng mathematics, meron talaga tayong mga estudyante na number-oriented at talagang excited, masaya, nakikipag-diskusyon sa teacher during problem-solving activities. Simply because they are encouraged. They have the interest. They have the ability on that particular subject. Pero most of the time, pag magaling sa math, mahina sa English. Hindi naman lahat, pero most of the time. Pag dinala mo yan, mga number-oriented students sa language, sa literature, antukin, itinatamad. Simply because their attitude toward the subject affects their level of
proficiency, their level of interest towards the subject. Idagdag mo pa yung factor na kapag si teacher nakakaantong, walang buhay, napaka-boring, nagkwekwento lang ng buhay, so on and so forth. So too much anxiety on the other side. Pag sobra kang kinakabahan, pag sobra kang natatakot, ang dali-dali lang naman ang ituturo sa math. Konting, hindi naman masyadong mahirap na mahirap ang pinag-aaralan. Pero because you are too anxious, you are too afraid, it obstructs learning. Kahit mismo magpa-plus ka na lang, kinakalculator mo pa, because you are afraid. And greater motivation is necessary for maximum performance. Okay, so the affective factors are known to teachers, yet marami tayong mga teachers na hindi na-utilize ang ganitong uri ng pag-assess sa ating estudyante, or they do not utilize any kind of formal affective assessment. The possible reasons are, una, the school routines are organized based on subject areas. Eh kasi sabi ng syllabus, eh kasi sabi ng curriculum guide, I need to finish this and finish this and finish this. If I will dwell on things and valuing this part, pansinin nyo kasi sa loob ng klase, mas matagal talaga yung oras na ginugugol sa pag-discuss ng lesson, sa pag-psychomotor ng mga activities. Pero yung valuing, minsan mga 2 minutes lang, na class, mahalaga ito, na ito ay magagamit natin sa ganito at sa ganyan. But actually, we can make use of the hidden curriculum, the way the teacher talks, the way the teacher give examples, the way the teacher values honesty, integrity, loyalty, or so on and so forth. Mapapansin at mararamdaman niya ng estudyante because of the hidden curriculum. The next reason, assessment of affective targets is fraught with difficulties. Napakahirap talagang sukatin ng affective targets. Simply because somehow they are abstract in nature. You cannot convert them in numbers. Hindi mo masabi na 100 siya o 90 siya na mas honest yung isa sa isa. So it has been fraught with difficulties. Kaya minsan, hindi din na-utilize at namamaster ni teacher kung paano siya gagamitin. Especially in online class setting na katulad na meron tayo. Kasi the way the student talk, the way the student move, the way the student act inside the classroom, pwede mo siyang makuhaan ng effective inputs na, ah, okay, ganito pala siya magsalita, ganito pala siya kapag sumasagot ng naiinis, makukuhaan mo yan ng information. But because of online class setup, nalilimit yung ating nakukuhang information. Kasi hindi ko naman lang kung ginagawa nyo sa kasalukuyan. Positive affective traits in schools are essential for, una, kailangan natin yan for effective learning, being an involved and productive member of our society, kasi nga, when we develop integrity, loyalty, honesty, so on and so forth, those affective traits and targets na sana nadidevelop sa ating mga estudyante, madadala nila yan paglabas nila sa society. Kaya meron tayong matatalinong mga politiko, matatalinong taong nakaposisyon, pero kulang sa pagiging makatao, kulang sa pagiging matapat, because we fail in the educational system to develop the positive affective traits and skills among them. Naririnig mo ba lang? So, sino ang panahon pa question para mo? Rinig pa rin naman po yung boses niyo. Anyway, let's proceed. Next, preparing for occupational and vocational satisfaction and productivity. Kasi part ng affective natin yung
na-develop yung work habit ng bata, matyaga yung bata, they are willing to learn, yung interpersonal skills ng bata, yung mga karakter na yan, dapat yan ay kasabay ng pagkatuto ng kung paano magbasa at magsulat habang tumatanda, paano mag-program hanggang sa mag-graduate ng college. Ito ay kasabay na nag-i-improve kasi it will make us fluid in the society that we are into. Pag sinabi natin fluid, F-L-U-I-D, yung tipong hindi ka nakaka... yung smooth lang ang flow sa pag-interact mo sa society because you have the necessary skills. Hindi ka na... hindi ka... Ako mismo na di-distract. E paano yung mga pao sa mga nagturo na wala na? Anyway, okay. Next, number four, it maximizes the motivation to learn the present and in the future. And pag si teacher ay nakaka-motivate, pag si teacher nakaka-encourage, pati yung estudyante nakaka-encourage. Unahin mo na lang yun sa on-time na pagpasok sa class. It's very important. Pag laging late ang teacher mo, parang kailangan mo late naman siya papasok. Nakaka-discourage ito sa teacher. No? So, it helps to maximize motivation and prevents students from dropping out of school. Yan. Yung minsang may estudyante na si ma'am, ganito na lang ang pinapasokan and the rest ayaw kong pumasok sa kanila kasi gusto ko itong teacher na to. Ito yung gusto ko lang pasukan. Somehow, medyo negatibo siya but actually may malaking epekto kasi si affective competencies. May iba siyang nakikita dun sa teacher. So, affective traits and the learning targets. So, affective refers to a variety of traits and dispositions that are different from knowledge. So, hindi ito tungkol sa ating alam, hindi ito tungkol sa ating in-reason out o sa kung ano kaya natin gawin. More on, para bang it somehow radiates on the personality of the person. No. Hindi pwedeng magaling ka lang. No. Hindi pwedeng marami ka lang alam. Hindi pwedeng magaling ka lang mag-reason out. Dapat meron kang bahagi ng buhay mo o ng pagkatao mo that radiates to other people as positive. Example, attitudes, values, so on and so on. So technically, this term means the emotions or feelings that one has towards someone or something. So let us somehow define the different traits that we have in affective domain. Let's start with attitudes. Kanina, dinefine nyo na kung anong attitude. So it is a predisposition to respond favorably or unfavorably to specified situations, concepts, objects, institutions, or persons. Ano yung attitude na meron tayo towards them? Let's go with interest. What do you think is the meaning of interest? Sluder. Sir. Interest. What do you think is interest? Yung interest po is yung interest the subject or interest in the topic for the student when he is learning or he or she is learning. Okay, thank you. Somebody give me an example. Adinig. Canales. Sir Elia. Elia. So, dun, about yung example po ba, sir? Ano po, since ang ano po namin ay sa computer, mas nabibigyan po na interest yung ano. Halimbawa, about sa parts sa computer, yung mag-assemble, disassemble po kami, ganun po. Okay. So, pag-interest mo? Yun po, yung about po sa computer. Oo nga. Pag-interest mo, ano nangyari sa learning? Sa learning po? Kalabano po, sir. Kalabano. Lera Flores po. Oo, wala. What happened to learning when you have the interest towards the subject? Mas na-eenggan nyo po yung ano, mas na-eenggan nyo at mas natututunan po nung bata. Kumbaga po ay ano to? Hindi lang po basta pag-memorya, through experience din po 'yun, mas natututunan po nung estudyante.
Okay, thank you. That's very obvious. Yung iba mamaya sa kasunod. Let's go to the values. What is values? Or what are values? Ilagan, values. Sir, na ito po. Ang values po ay, kumbaga, dito pinapakita kung gaano kahalaga ang isang subject or ang isang gawain sa isang bata. Ganun po, sir. Okay, thank you. Values is something, or values are something that we put importance into. Ito yung mga bagay. Di ba may attitude ka? Kung paano ka nagre-respond sa mga bagay-bagay sa paligid. Pero yung attitude mo ay influenced by the values that we have. Ito yung tipong mga pinapangalagaan natin sa buhay. Na kahit anong mangyari, dahil binavalue ko ang honesty, hindi ko gagawin yan kahit walang nakatingin o may nakatingin because I value honesty. No. Merong iba't ibang uri ng values that we somehow kept within ourselves. Na kahit anong mangyari, I will follow this because this is me. Now, it is somehow a reflection of yourself, a reflection of your family, and how you put it into your heart. Yun yung definition of value. Ang sinasabi ditong end states of existence, yung tipong you are looking forward na tapos ka na, honest na ako. So kahit anong sitwasyon, I will follow it. Kahit magpula ang red light, magpula ang traffic lights, kahit walang nakakakita, dahil nakapula siya, hindi ako mag-go because that's something that we value. No. So, do you think what is an example of value? Value. Tumahimik din sa wakas. Kanales po. Kanales. Go, Shane. Sir, yung inano po na value is, ang example po namin dyan ay yung role mo po dun sa pag nung may classroom ano pa po yung role mo na bawal magmura. Ano po pa ano po para po yung sinabi mo yun every time na magmura po kami parang na ano po namin sa sarili eh yung halimbawa po hindi yun sinasadya na mapa curse kami masamang word at naalala na po. Okay, thank you. Other example. Or Halesa. Go, Bradley. Example po yun ay ano, integrity. Na kahit off yung camera mo sa online class, kailangan yes. Nakikinig ka. Yan. Nanonood ka, nagbabasa ka. That's true. I appreciate it. Kasi, siguradong-sigurado ko sa 41 kong estudyante. 40 na lang kasi may nag-drop na ulit na isa. May 40 kayo. Ilan ang present? 25. Yung iba, pumipili ng pure modular. And I accept the fact na baka hindi nakaka-connect. Pero somehow, mag-rarajate kasi might maya ang post sa Facebook o kaya naman nagpo-post sa TikTok. Meron sa inyong dinadaya ang sitwasyon eh. Ano, alam niyo yung sinasamantala ang pagkakataon kasi pwede naman palang hindi pumasok kasi ang kaklase ko hindi pumasok pwede naman daw so hindi na lang din ako papasok kahit capable ka. It is somehow a reflection of what is actually embedded into your personality as a person, as a member of your family, as a member of your community, as a member of the church kung saan ka man sumisimba, no? Because that is somehow related to values. No. Ikaw bilang tao ay ano ba ikaw? What do you put in importance into? So that's values. Let's go to opinions. So it's a different view. Ano naman ang opinion? Sarili mong perceptions. Who are you? Amores po. Oh, Amores. So ang opinion po ay yung iyo pong perception or yung belief mo sa isang certain lang na pangyayari or situation na kung paano mo bigyan ng situation po na yun. Okay, thank you. Example. Wag na ikaw, iba naman. Or Halesa. Example. Yeah.
Example, Delgado. Bawi Delgado. Sir, siguro yun na lang pong ano, meron pong isang specific topic yung isang... Example ng specific topic. Teacher, siguro sir, sa ano na lang po, pagdating po sa... Tag dito. Sa computer, sa programming, sir. Sir, may naituro, may tinuturo po yung prof na about programming din. Parang na-recall mo na parang, ay, mali yung... tinuturo ngayon kesa dun sa natutunan dati. So, sa, parang yung sa perspective ko, sir, parang mali yung mali, hindi ko naman po sinasabi mali. Pero parang namamalian lang po ako, pero ibang way lang po pala yung pag-code. Parang ganun. Mali yun, ano, mali yun. Okay, thank you. It goes like this. It's a very good avenue to test effective competencies ng estudyante natin. Let's say, for example, sinadya mo o kaya naman sadyang nagkamali ka nga sa klase. Kung nagkamali ka sa klase at alam ng estudyante na nagkakamali ka, magre-react yan. Then, sa pamamaraan kung paano sila nag-react, kung paano sila nagsabi, kung paano sila nagsalita, ay isang uri ng input para ma-measure mo na effectively, okay, so this is how they are going to respond kapag may nagkamali. No, it's a good avenue. Minsan gawin nyo yan pag teacher na kayo. Try nyo magturo ng mali. And tingnan ninyo kung paano magre-react ang inyong mga estudyante. But make sure you rectify o itatama kung ano yung tinuro nyo mali. Ano, kasi yan ay tumatanim sa ating mga estudyante. Example pa ng mga opinion halimbawa ay, halimbawa, same-sex marriage. Magkakaiba tayo ng takeaway dyan. Magkakaiba tayo ng opinion din yan. At yung opinion na yan ay may pinaghuhugutan din yan kasi nakabase din yan sa prior experience ng ating mga estudyante. And please do not be biased. No, especially when you're teaching social sciences and you need to come across with those kinds of topic na are we going to accept ang third sex or yung homosexuals? Ngayon, kung ikaw si teacher, may sarili kang opinion, may sarili kang takeaway, may sarili kang stand. Huwag mong hayaan na yung sarili mong stand ay makaapekto sa kung paano mo bibigyan ng grado yung sinabing opinion ng bata. Halimbawa, ay, pareho kami ng opinion, taasan ko to. Ay, parang hindi naman mali, parang labag yung opinion niya sa opinion ko. So when we've become a teacher, we try to be neutral as much as possible. And kalimutan mo na yung mga sariling opinion. No. Okay. Let's go with the next. And preferences. What are preferences? Fulgerinas. Hello po. Preferences. Preferences. Explain po ba? Babasahin lang po. I-explain mo. Desire to select one object over another. Di po ba ito yung pagdating po ay sa ano? Kung ano po yung gusto mo? Pagdating po sa decision making. Okay, that's it. Pamimili. Example. Somebody give me an example. Valentinos. Valentinos, J. Chris R. Sir. Yun. Example, preferences. Sir, yung sa pamimili ng ano, halimbawa ano? Sa ano programming and educ. Mas ano, yung more on computer literate po, mas pinipili po nila kung saan po sila komportable. So, okay. Pumunta po sila sa computer, doon po sila magpo-focus. Oo. Tas na-disregard po yung edo kasi wala po silang interest dun sa ano, isang subject. Okay, thank you. So, ibig sabihin, ayaw nyo ng assessment na subject? Hindi po, sir. Talaga lang, baka naman hindi. Okay, anyway, preferences is choosing what do you think is the best for you. But actually, sometimes we compromise. Diba? Halimbawa, sino ang mamahalin ko?
ito o ito. Pag ito, ganito ang sitwasyon. Pag ito, ganito ang sitwasyon. Kahit gusto ko itong nasa kanan, pero parang mas maging okay pag yung nasa kaliwa ang pinili, we sometimes compromise. Halimbawa, pipili ka ng damit, preferences pa rin yan. Kahit sa pagpunta sa Jollibee, anong o-orderin mo? Pakikita mo sa bata kung meron siyang level of confidence na na-develop sa kanyang pagkatao na may kakayanan siyang mamili. Gusto ko po ng chicken joy. Sinabi ng nanay na, hindi, burger ang orderin natin. Makikita mo rin kung paano mag-react ang bata na, no, chicken joy gusto ko. O kaya naman, sige na nga po yung nangalan po ang order kasi yun ang gusto ni mami. So it is the same. Yun ay simpleng example, but it emanates to your life hanggang tumanda ka na tipong pipili ka na ng kursong gugustuhin mo. Ano bang gusto mo? At anong gusto ng magulang mo? No. Those things were all affective domain na sana ay nadidevelop sa lahat ng tao. Pero pagdating ng panahon talaga, o pagdating ng malaki na tayo, hindi lahat nadidevelop na matatag ang lahat ng area ng ating affective domain. Kaya minsan, magaling ka mag-lead pero hindi ka magaling mag-follow. Magaling ka sa ganit, honest ka pero hindi ka loyal. Pwede ba yung somehow, something like that? No, hindi natin makukuha lahat kasi baka maging perfecto ka naman pag nakuha mo. Okay, let's go with motivation. What's motivation? Ito po yung reason kung bakit nagkakaroon po ng goal ang isang tao. Okay, motivation. Salamat. Sa aking sariling, when I picture motivation, feeling ko ito yung fuel, yung gatong, na pag wala ka nito, ay hindi tayo makakalayo niyan. No, motivation is very important. Example, please. Yung anak ko po, sir. Delgado. Oh, motivation mo yung anak mo. Bakit? Siguro para na rin po sa akin na bukasan ng anak ko, sir, kailangan ko pong mag-aral at makatapos. Para hindi man po para maging maano, para lang po maging better yung future niya. Thank you. Kasi pag naging magulang ka, you never think more of yourself, but you think more of the life of your students, the life of your kids. Yung tipong nung una, sige, okay lang, kahit anong mangyari, buhay ko naman to, mag-isa ka naman, wala kang asawa, wala kang anak, pero kung nagkaanak ka, if that's your motivation, nagkakaroon ng meaning ng buhay. It's the same when we go inside the classroom. Part of the affective responsibility that we have with our students is to give them enough motivation and enough meaning na pumasok sa klase. Hindi yung, ayoko na ito na naman yung klase na, main. Tapos pagpasok ng teacher, ay galit na galit. No. Kumakain na sila ako, hindi pa. Nakakagutom. Okay pa kayo? Oh, po, sir. Yes, sir. Okay. We're 12 minutes away from the time. Okay, let's go with the next. Idiretso ko na para mabilis na. Academic self-concept is the self-perception of competence in school and learning. Ikaw bilang estudyante, alam mo kung saan ka magaling. Diba? Alam mo na, ay, pag ganito ang subject, ano lang ako dyan? Parang pang-dos lang ako dyan. Kaya pag nakakuha ng grade na 1.5, yung tipo, 1.5 ako? Eh, parang ano-ano lang naman yun. Kasi alam mo yung academic self-concept mo. Alam mo kung saan ka magaling, alam mo kung saan ka mahina. Alam mo na pag ang pinag-usapan ay reasoning, kaya kong mag-reason, kaya kong laro-laruin ang mga salita at i-impress ang teacher. Pero alam mo rin na mahina ako sa ganito at mahina ako sa ganyan. So that's academic self-concept. It is very important. Kasi pagpasok ng estudyante at math ang subject mo at ang academic self-concept niya ay mahina siya sa math, edi apektado na ang buong quarter, ang buong semester. So, kailangan mong matwist yung academic self-concept niya na yun. No? Para maka-input ka at matuto ka. Once na na-block na yung way, na hindi po ako magaling dyan, mahina po ako dyan, edi wala nang room for improvement kasi hinarangan niya yung pinto. No? Next, self-esteem, it's the attitude towards oneself, the degree of self-respect. Gaano mo nire-respeto ang sarili mo? Gaano pinahahalagahan ang sarili mo? O yung level of confidence na meron ka sa sarili mo? No, self-esteem is good, pero huwag masyadong mataas ang self-esteem kasi baka maging masyadong mayabang tayo.
Okay. Next is the locus of control. It's the self-perception of whether success and failure is controlled by the student or by external influences. Yung pagtingin ng estudyante sa kanyang sarili na kaya ko itong ipasa at kaya ko itong ibagsak o hindi, babagsak ako dito. Yung hindi ko kontrolado ang sitwasyon o alam ko, hindi kahit hindi ako mag-review, alam ko na ipapasa ko to. May awareness ang bata kung meron siyang locus of control on a certain subject o kahit hindi sa subject, on a certain situation inside and outside the school. Next is emotional development. This is very broad, masyado siyang malaki because it entails growth, the change, the awareness of emotions, and ability to regulate emotional expression. Yung tipong kaya mong kontrolin ang galit mo, kaya mong kontrolin yung selos mo, kaya mong kontrolin yung inis mo, because you need to act formal or you need to act appropriate to a certain situation. That's emotional development. At napakarami, kahit mga teacher na, kahit mga principal na, kahit nga presidente, diba? Kapag hindi stable ang emotional development at nagalit, sasabog yan, wala kang magagawa, umilag ka na lang. Next is social relationships. So it's the nature of interpersonal interactions and functioning in group setting. Kaya may mga estudyante tayo na, ay, magaling tong makipag-usap, magaling tong makipagkaibigan, alam mo na pag ginrupo mo ito, ay magpe-perform sila ng mas mahusay kaysa sa ay loner siya. No. So social relationship is as well as skill. Bagaman may mga bata na orientation talaga, ay hindi naman extroverts, and most of the time introverts sila, but at least at the point inside the educational system na pumasok sila, na-develop sana yung social relationship. Because nobody is an island, no? We need to reach out always to our neighbors. Next is altruism. This is the willingness and propensity to help others. Hindi naawa lang, kundi tumutulong. No? Iba ang level ng naawa ka at tinulungan mo, pinakopya mo, no? May balik pa rin yun sa affective. Mali ang konsepto ng altruism niya kaysa sa tutulungan ko siya, magre-review kami. Bibigyan ko siya ng material. So that's altruism. Next is the moral development. So it is, ito, nakakulong na dito yung decision making and behavior. Pag binigyan ka ng suhol ng congressman o suhol ng senador o suhol ng business owner, let's countercheck the moral development. What are your ethical principles? Will you accept it or will you not accept it? No. Nag-uumpisa ito sa pangunguhan ng mga... nagsisimula siya dun sa, Totoy, binin mo akong yellow, binigyan kitang pisong. Yan. It is as well. Ha? Upa. It is as well embedded in the system sa Pilipinas. Palakas ng system, singit system, nakapila ng pagkahaba-haba, sisingit ka kasi may friends ka doon. Una, uusap-usapin mo muna, tapos bigla ka na sisingit. It is also a reflection of how are you valuing yung mga values na dapat ay in-embody mo as a person. Kaysa dun sa, ayun, hamo kayong si ano, oh. Pilit na pinangahawakan ng kanyang prinsipyo at hindi daw sisingit. Ayan, inapit ng 8 oras bago makabayad ng tuition. Something like that. Marahil may sarili siyang reasons, may sarili siyang values na pinapahalagahan na ayaw niyang masira. No. And the classroom development is the nature of feeling tones and the interpersonal relationship inside our classes. Kaya may klaseng nagkakaisa. Pag teacher ka, medyo maging mapagmatsyag at maingat ka sa klaseng nagkakaisa. Kasi pag prinsipyo. Yun. Kapag ang klase ay nagkaisang hindi pumasok, yari ka. Kapag ang klase ay nagkaisang ibagsak ka sa evaluation, yari ka din. Kapag ang klase ay nagkaisang wala tayong laglagan, ganito ang gagawin natin, ikaw ang mag-review sa ganito, ikaw ang mag-review sa ganyan, tapos sharing tayo, magko-coding tayo. Maganda yung nagkakaisa, but make sure that yung pagkakaisa na yun is leading towards the positive side of the situation, not on the negative side. And make sure you make your student feel na kaisa ka nila, kasi kapag naramdaman ng estudyante na wait lang, mukhang kalaban natin ang ating teacher.
So pagkalaban na tingin sa iyo ng estudyante, edi hindi mo mapapasok yung inaalagaan nilang inner core. Katulad ng pinag-usapan natin sa andragogy, di ba ang estudyante may kanya-kanyang personal space na pinapangalagaan. Pag naramdaman ng mga estudyante na hindi ka nila kakampi, hindi ka makakapasok sa personal space nila at hindi ka makaka-influence effectively into their development. Okay, so I think that's it for today. I hope you enjoyed this day and I hope you are all well emotionally, physically, mentally, financially. We will be continuing our discussion next week. Any other questions, suggestions, clarification? Okay. Wala po, sir. So lahat po ng mga nagsalita kanina, huwag kayong mag-alala. Wala na po. Noted, lahat ay madadagdagan ng R that will serve as basis kung sino ang bibigyan ng additional grades for term 1. Okay. Thank you so much and God bless you. Ingat. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Thank you, thank you. Goodbye po. Ingat po.